SNR na lang pala dapat tayo. SNR pizza, masarap pizza dyan. Eh, anak mo, nagturo. Tingnan mo nga, oh. Gusto ka kanin. Today is, what's the day today? Monday. Monday. No, teacher RJ. Because of, ano, because of ashfall. Ashfall. Wala pong pasok ngayon. Canceled po. Due to ashfall po, mga awesome viewers. So, dito tamad-tamaran po kami ngayon. Tamaran muna kami. Eh, masama pakaramdam ni Mami. Where do you want to go, Brave? SM. Why are you going to SM? You show you them your sleepers. What happened to your sleepers? You show your sleepers. That one. No, the other one. What happened? What happened to your sleepers? Yan po ang dahilan niya. Kaya gusto niya pumunta ng SM. Sira daw pong sleepers niya. Daddy, go to SM. Saka birthday, Nina. Day, day. You say happy birthday, day, day. Maya-maya po, labas kami. Sana wala ng ashfall. Ingat po yung mga malapit po sa taas. Ingat po hanggang Maynila and Muntinlupa yata ang ano, ashfall. So, see you later po mga ka-awesome viewers. Guys, pakita ko to sa inyo. Yung aking praying plant. Bigay ng aking best friend. Yan, sa umaga, ganyan siya. Bumubuka. Pero sa gabi, magsasara siya para nagpe-pray. Kaya siguro tinag na praying plant. Mamayang gabi, ano, pakita ko sa inyo, magsasara siya. So, ito mga po itsura ng aming subdivision. Naglinis na po mga kapitbahay. So, wala na pong masyadong ashfall. Safe ang mga sasakyan. Pero sa halaman, ito po yung aking basil. Ayan o, meron. May ashfall. May konti. Hi, guys! Where are you going? Where are you going, babe? Go to? SM. SM. It's already 2:30 in the afternoon. Punta po kami SM South Mall. Kasi walang pasok. Gala-gala kami. Yan. Tapos, safe pa mang, ano, pag may ashfall, safe pang mag-aircon sa kotse. Parang hindi, ano, madudumihan yung ano natin dati. Sabi sa mga balibalita. Board kasi kami sa bahay. Wala naman ang ashfall. Meron pa. Wala na. You know, may bahid yung ashfall yung aming kotse, pero konti lang. Birthday pala ng aming car. Hindi man lang nilinis ni Daddy. Kawawa naman si Dayday. Brave, nagpabili ng pizza. Si Daddy nakikishare pa kumain na ng turon sa kaano. Sa kamais niya. Kami ni Brave, hati dyan, oh. Nakishare pa. Yummy. Sarap. Oh, what do you want? SM. Oh, we're here at SM. You're still hungry? Nagre-request pa siya ng hotdog and na nakita niya doon sa food court sa ano, hypermarket. Ikot-ikot lang kami dito, guys. Bad yan.
posibleng ngayon ang ice cream. Ayan po si Brave. Kumakain na naman siya ng donut. Kumain na po ng ice cream. Kumain na naman po ng donut. Kumain pa ng pizza. Kumain ng pizza. Galit pa po yan pag hindi po binilan. Enough na yan, ha? Okay? No more cake. Enough na. Napakatakaw po, mga awesome viewers. Galit pa. No. Happy na naman si Brave. Happy kid. Brave, follow daddy. Naghila na po si Brave. Aling turo na naman siya. No. Oh, ano na naman. Ganyan lang po siya, mga ka-awesome viewers. Titingin lang po siya. Pero hindi naman po niya ipipilit ng pabili. Tingin. Oh, let's go na. Enough na. Dam. Oh, let's go na. Where's daddy? Oh, let's go. Okay. Oh, done. All done. We're having our dinner. Great eating again. Yes ko, anak. Ayaw. Anak ko nangangayayat na daddy. Daddy nangangayayat na yung anak ko. Nangangayayat ba wala late? Kain ng kain, Diyos ko, Lord. Si daddy yun na lang kinakain, kawawa naman. Daddy yun na lang ang dinner mo, kawawa ko naman. Ang daming gasto si daddy ngayon. Hindi ka na makalunok, daddy. Ayan, joke lang pala yung appetizer pa lang pala ni daddy. Ayan po ang pagkain niya kay daddy lang yan. Wala pa yung pagkain ko. Si Blave sold na. Kain muna kami, guys. Daddy, anong ginawa mo sa pagkain? Kinain ni Blave. Sino kumain yan? So, yung totoo, sino kumain yan? Inubos po niya talaga. Yung totoo po, inubos po niya lahat yun. Grabe ka naman. Si Brave busog na din. Tapos napapabili pa po si Daddy ng Burger King. Dalawa pa. Alam na, mga awesome viewers. Si Brave busog na din. Uwi na kami. Sleep na kami. Alam, mga ka-awesome viewers. Ito po. Dumating kami kanina. So, papakita ko na po yung halaman ko, praying plant. Diba nakabuhag-hag siya nung ano, kaninang umaga ngayon. Nagkukumpul-kumpula, nagsasara po siyang gano'n. Kaya siguro praying plant. Yan po ang aking bagong halaman. Nagpe-pray po siya. Hi po, mga ka-awesome viewers. Mami Asel po, ang nanay na Sutil. So, wala po yung dalawang makulit. Nasa taas. Umakit na sila. Naiwan na ako dito sa cycle. Dito na lang ako mag
close ng vlog ko kasi tomorrow wala pa rin pong pasok dahil sa Ashfall and may maaga po kaming gana. We have to wake up as early as 3 o'clock po. Punta kami na Quezon City. Yung i-discuss ko lang po kasi nakita ko to may nag-post na parent regarding dito sa app na to na ginamit ni Brave to sa kanyang speech therapy pero saglit lang. Wait lang. Ito po ay in-install sa kanyang iPad. Sa kanyang iPad mini po. Ito po yung tinatawag na ito po. PROLOQUO. Yan po. Yan yung may owl. PROLOQUO2GO. Yan po. Ito po ay isang speech app. Ginamit po ni Brie, pero saglit lang. Kasi ito po, pag non-verbal po ang bata, ito po ang parang magiging means of communication niya. Actually, nabili ko po to sa isang parent po. Kasi worth 10,000 or 12,000 po ito. Pero ilan po siya po, ilang application na pwedeng i-install. Kasi ang purpose pala nito, sa isang household, kaya po, parang sa 12,000 may isang po na pwedeng i-download sa iPad. Bali, ang purpose nun is lahat po ng kakausapin ng bata na kasama sa bahay, dapat may ganito po. Yun po pag talagang non-verbal yung bata. Sa ano naman po, yung nanay na binilan ko, ang meron siya, yung anak niyang non-verbal, and then yung yaya or yung tutors yata. So, tatlo lang po yung nagamit niya. So, the rest po, so may 7 pa po siya, ibinenta po niya worth 2.5. Matagal ko na po itong nakuha, year 2017 or yung mga galing, 2017 or 2018. Pero saglit lang po ginamit ni Brave kasi nagsawa siya. Ayaw po namin yung speech therapist niya na mag-relay siya kasi nung ano, kaya niya naman. Kaya niyang sabihin, yun nga lang yung clarity. Ayaw po namin kasi na dito na siya mag-relay ng kung anong sasabihin niya. Paano, bakit po? Kasi ganito po yan. Hindi na kasi, ayan. Yan po. Andyan po yung mga, mga history ng inano ni Brave. Yan. Dito, si Brave natuto din po dito na mag-answer ng yes or no. Kasi meron dyan yung mga questions. Kunyari, I want. Tapos hahanapin yung kagulo-gulo na kasi ito inano na ni Brave eh. I want... Ito pala yung pinaka-home. Yan. I want... Yan. Meron sa I want sleep eh. I want sleep. Yan. Meron dyan, I want to sleep. Yan. Kung naririnig nyo, yan. I want sleep. I want sleep, sabi niya. Ganyan. Yung parang yung communication ng bata, dyan na lahat. And nung tinuturuan namin si Brie mag-answer ng yes or no. Do you want to go to sleep? Yes or no? Pipindutin niya lang po ito. Kung ayaw niya, sabi niya no. No. Tapos kaya. Yes. Yan. Dito din po siya natutong nag-expand yung vocabulary niya. Kasi ang nag-aayos po nito is yung kanyang occupational therapist and speech therapist. Sila po dalawa gumagamit nito. Kaya lang nung napansin namin na si Brave is kaya naman po na magsalita kahit bulol po kahit na yung clarity is hindi pa binatawan na po namin to. Kasi ayaw po namin mag-rely si Brave dito. Pero sa vocabulary, dito kasi sila po ang nag-aayos nito. Hindi po ako marunong mag-aayos nito eh. Talaga yung mga therapist po. Yan, nandiyan po may mga conjunctions dyan. Yung mga basic shape. Yan, natuto din po si Brave dyan. You know, yung mga actions. I want to cook. I want to wash. Madami po yan. So, yung laman po nito magde-depend sa ilalagay po ng therapist. Yun po. Tapos, meron po dito yung wait lang. Yan, yung family. Ako po naglagay niyan. Oh. Mommy, daddy. Yan, para makilala niya yan. Yung mga cousins niya, tito niya, yan. Yung mga teachers niya, yan po. Yan.
Sasabi, I want to go to Teacher Grace. Yan, nag-perform siya ng ganong mga sentence dito. Pero since kaya naman po ni Brave, kaya binitawan din po namin to. Minsan nilalaro niya yung for vocabulary, ginagaya-gaya niya yung ano. From time to time din po, pero hindi na po lagi. Kahit kaming dalawa lang dito sa bahay, kami na po ang gumagawa nito. Yan, kung ano-ano lang, para ano, i-expand pa po yung mga means of communication niya. Useful pa rin naman po. Yan. Nakangayon kasi si Babe can answer the WH ano na questions eh. Not without using this one. Kaya yun, kahit pa paano, tinanggal na din po namin to. Pero sa iba po, very useful yung talaga non-verbal. Dito na po sila, ito na po talaga yung means of communication nila. Dito na lahat ng kung ano sasabihin niya, andito na. Yun. So, mahal po talaga to. Naka-uncertain lang namin, may namin na nagbenta ng mga ibang ano pa doon sa binili niyo, worth 12,000. So, useful din pa rin po. Hindi naman po sayang, kaya andito pa rin. Andito pa rin siya. Kasi magagamit at magagamit pa rin po ni Brave ito. Yun po. So, yan po yung PROLOQUO. PROLOQUO2GO. Yun po. Isa sa mga speech tools ni Brave. Yan. So, yun lang po mga ka-awesome viewers. Kung may mga questions po pa kayo about PROLOQUO2, pwede po kayong mag-iwan ng ano, ng mga questions sa akin. Sasagutin ko po kung ano, kung kaya kong sagutin ha. Huwag naman po yung pang-doktor na yung mga ganon. Sabi ko nga sa inyo, expert lang po ako sa anak ko, sa mga ginamit ng anak ko, sa mga experiences ng anak ko. Doon lang po ako expert. At i-share ko lang po sa inyo yun. Yun po. So, mga awesome viewers, if you like our vlog for today po, please like and share po. And don't forget to press the subscribe button po. So, lalo na po sa mga bago nating viewers because this vlog is not just vlogging, it is autism awareness po. Yun po mga ka-awesome viewers. Pinapakita po namin yung araw-araw na buhay ng isang batang may autism, which is yung anak ko po, si Brave. Parang regular lang din po na bata. Late lang po dumating sa kanya yung mga milestones. Hirap lang po siya magsalita. Pero ang buhay niya po is para lang din po isang normal na bata. Yun lang po. So, yun nga po mga ka-awesome viewers. Sana supportahan po natin lagi itong channel namin. And always remember po mga ka-awesome viewers, it is always okay to be different po. So, good night po mga ka-awesome viewers. Magkita po tayo ulit sa aming next vlog. Good night po! Thank you.